Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa channel na to. Huwag makalimot, bago tayo magsimula, subscribe nyo ang channel na yan, ang Pilgrimage of Grace, and then click to sa all para ma-notify kayo ng YouTube the moment na may bago tayong upload. So ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-controversial na isyo about sa hoarding ng asukal. Ang asukal, kung inyong maalala, balikan natin ang few days ago. Nagkaroon ng demand at reklamo ang mga consumer. Dahil ang asukal mahal, 90 per kilo, mayroong 100 per kilo, mayroon namang 110 per kilo. Ngayon, nagtataka ang mga mamamayan kasi bakit ang mahal ng asukal? Ano bang ano nito? So, ang Malacanang narinig ang hinaing ng mamamayan na napagbigyan ang asukal kahit paano bumaba ang asukal. So, ang presidente natin, hindi naman yan bulag, hindi naman yan bingi sa hinaing ng mamamayan. Nakipag-usap ngayon sa malalaking super mall sa bansa like Robinson, SM, mga mall talagang dalawa lang i-mention natin, and the rest, kayo nang bahalang magpangalan, pero ang SM at saka Robinson, nagkaroon ng pag-uusap kasama pa ng ibang mga mall na may-ari ng mall about sa sugar na sobrang mahal ang presyo. So mayroon ako nabasa roon, sabi ng presidente, ang proposal ng mall na magbenta ng 80 per kilo na asukal, yun ang pinakalas eh, kasi nga 90 to 110. So ang offer ng mall, 80 per kilo, okay na siguro yan. Pero since na sila yung mga negosyante, siyempre, ang kanilang kaisipan kahit papano, medyo makaroon naman ng kita ang kanilang business, kasi business yan. Asukal at papano, nakikinig sila sa request ng presidente na pababain. Nagpababa naman sila talaga, 110 to 90 to 110. Ginawa nilang 80. Yun ang maganda sa negosyante. Kailangan lang kausapin mo eh. Hindi naman siguro matitigas ang ulo niyan. Kasi may mga kamag-anak din yan. May pamilya, di nakakaintindi yan. Pero since na lumalabas ang kanilang pagiging negosyante, natural ang offer nila 80. Para may kita sila siguro, di ba? So, ang presidente natin, dahil alam nyo naman kahit ever since sa panahon ng tatay niya, si Apulakay, ang mga Marcos kasi talaga pro-poor ito eh. Isang family na ang tinitignan kapakanan ng mahihirap talaga. Wow! Ang kapakanan nila, ang kapakanan ng mga konsumidor na makabili ng mumurahing pagkain, mumurahing lahat ng basic commodities na kung pwede lang gawing mura, gagawin ng mga yan. So nakiusap si Bongbong Marcos dahil sabi nga ng mall, 80, pwede na yan. So nakiusap ang presidente natin na 70. Kasi sa midst of pandemic, ang tao nagsisimula palang bumangon, napagbigyan naman ang mga mall, very good. Okay naman ang mall, okay 70. So ang desisyon ng malls, ng mga super mall na gawing 70 kilo ang asukal, natural, ano yan, pabor doon sa mamamayan. Kasi nakuha nga nilang simpati ng President Marcos na to, na mahirap ang buhay ngayon, sa pandemic, kailangan mo ng babaan ang presyo, kailangan ng tao ng murang bilihin, kung pwede pagbigyan, so na pinagbigyan. Yun ang na-appreciate ni Marcos sa kanilang presidente natin na ang kanilang spirit of unity sa in the midst of pandemic. So pinagbigyan yan. Pero after that, walang may nakabasa sa galaw ng presidente. Alam nyo kasi, ang mga Marcos, ang mga Marcos, ang kanilang strategy, hindi ito mga paipal.
Alam niyo mga Koori government, ang Aquino government, especially ang Liberal Party, dilawan. Bago kumilos yan, bago humakbang, kailangan naka-televise lahat yan, kailangan naka-alam ng media ang bawat kilos at galaw nila, kailangan may kamera nga naka-subaybay lagi. Parang si Ma'am Lenin nyo, noon na bawat kilos at galaw, maraming kamerang nakabuntun sa kanya. Ang mga Marcos hindi ganyan. Kumikilos yan at nagtatrabaho. In surprise na hindi mo alam ang kanilang gagawin. So pagkatapos noon, after one day lang ata, naalala ko, nagkaroon ng raid sa mga budiga ng asukal. Surprise attack yun. Pagkatapos pala noon, nag-meeting si President Marcos ayon kay Executive Secretary Rodriguez, ipa-raid niya mga budiga. Oh my God! Ipa-raid niya ang mga budiga na may mga asukal. Kasi si Marcos, hindi siya kumbinsido na may krisis sa asukal. Nagsimula ito sa SRA nang pumirma ang kanilang head na mag-import ng asukal. 300,000 metric tons of asukal. So grabe, sobrang dami. Nang dumating kay Marcos, hindi niya pinagbigyan, na reject niya. Kasi tinitignan ni Marcos, pinag-aaralan niya, ang dapat i-import lang in case kung kailangan talaga, 150,000 metric tons lang dapat. Good na yan for 1 year na consuming of 1 year na. Tama ba yung English na yan? Good na yan. Pero 300,000 metric tons, parang sobra na yata to. Sabi nga ni Senate President Subiri, may naiwan pa dyan sa budiga na 175 metric tons, 1,000 metric tons. Anong ginawa nyo sa asukal dyan? Hindi nyo pa nga na, di ba? Hindi nyo pa na-dispose yan sa public, na hoarding nyo nga dyan. O order na naman kayo ng 300,000. Kapabayaan yan. Sobra na yan. So si Marcos hindi convinced na si President Marcos na mayroong krisis sa asukal. Ano man, secret meeting ngayon na i-raid ng mga budiga ng asukal. Tignan mo nga kung talagang may krisis. Kasi kung pag-raid ng budiga ng asukal sa Manila, sa Pampanga, sa lahat ng NCR, pag ni-raid dyan, pag wala talagang asukal, ayan, okay yan. May krisis talaga kasi wala yung budiga, walang laman na asukal. Pero pag... pag-grade mo, punong-puno ng asukal, refined sugar, saka mga pulang asukal, hoarding ang tawag doon. Ngayon, tatlong raid ang ginawa nila sa part ng NCR, 4,000 tons, ano pa ganyan, ano pa? 600,000 sacks. Ano ba yun? 6,000 sacks, 60,000 sacks of rice, arise. Sugar. So, ang problema dito, ang problema dito, ano, bakit nakaroon ng krisis, marami naman palang asukal? Ngayon, ganito, sinasadya daw ayon sa mga analyzer natin sa magaling sa pag-analyze sa ganitong kalakaran, sinasadya daw na i-hold yan, taguin, itago. Bibili ka ng asukal, itago mo lang sa budiga, bilhin mo 45 per kilo, itago mo lang sa budiga. Huwag mong ibenta. And then, pag nag-demand ng market ng asukal na wala na, dahan-dahan mag-release ka, benta mo muna ng 100. So, bibili ang consumer niyan kasi nga walang asukal eh. Bibili yan. So pag effective ang style mo, doon mo na ngayon ilalabas sa bodega ang lahat ng asukal na ibenta mo 110 per kilo, 100 per kilo. So grabing ginansya mo. Kasi ang bili mo naman 45 per kilo, bali ibenta mo 110, ang galing ng katakawan mo pre.
At siyempre, no. Ang raid na yan, napatunayan na ayon sa Malacanang, pike ang krisis sa asukal. Kasi ang totoo, walang krisis sa asukal, hoarding nila yun. And then, ang Negros Occidental, alam mo ang Negros Occidental, number one, ang kanilang produkto, sugarcane. Sa Negros Occidental, mayroon dyan sa Hawaiian Milling Sugar na company na sa Silay City na nagproproduce ng asukal, sila ang gumagawa ng asukal. Ayon sa kanila, walang krisis sa asukal. Walang krisis. Sabi nga nila, baka sa susunod pa na buwan, mas magiging masagana kasi ang October, anihan ng ng sugarcane para gawing asukal. So, October, araw yan ang masagana sa Negros kasi nga ang planter, maraming pera, ang farmer natin sa tubo, maraming kita kasi nga, tig-ani yan eh, ang sugarcane para gawing asukal doon dalhin sa sugar milling company sa Hawaiian, sa Silay City, para mag-produce na maraming asukal. So sabi nila, walang asukal crisis. Hoarding ang nangyari. Ibig sabihin, may mga bumibili ng asukal sa Negros na hindi naman talaga nila binibenta. Tinatago lang. Hoarding ang tawag doon. At siyempre, maghanap ka ng mga papilis maliban doon may mga import pa na asukal galing Thailand. Parang na-check ngayon, i-prove mo na legal ang transaksyon, pero pag hindi legal yan, granting alimbawa ng lahat ng imported asukal na nabili sa labas ng bansa from Thailand, granted na lahat ng yun legit, lahat ng yun legal, pero may pananagutan pa rin ang may-ari niyan kasi nga, nasa hindi pa tayo tapos sa pandemic, may COVID pa. Supposedly, maging graceful ka na ibenta mo yan, pero tinago mo. Hindi yan justifiable kahit na legal ang kapilis mo sa importation. Kaso, parang problema yata ng mga may-ari ng asukal ngayon kung paano nila ma-probe na legal nga ito. No. Abangan nyo sa susunod pang mga araw sa Visayas, sa Mindanao. Baka ma-surprise attack ang VOC sa mga budiga ng asukal. Tignan nyo rito sa Negros, baka may mga budigero dito ng asukal na guhurding. Try nyo. Sa Mindanao, try nyo rin. Pero siyempre, overall, ang fake news na lumalabas na mayroon tayong crisis sa asukal dahil wala nang mabili ng coke kasi nung isang araw, bumili ako ng dagul. Yung maliit na coke, dagul. Abay, tinignan ko yung apat na tiyangge-tiyangge. Bumili ako sa una, wala. Pangalawa, wala rin. Pumunta ako sa pangatlong tiyangge, wala rin dagul, walang coke. Pangatlo, pumunta ako, pang-apat, pang-asa kabila, wala rin. Nabuisit ako, brad. Pero, totoo ba talaga na may crisis sa asukal? Bakit ang mga cola companies, mga soda companies, nagkaroon ng problema sa production ng soft drinks? Wala akong choice. Sa kabila, bumili ako ng Mountain Dew. Binigay ko 15 kasi sabi ko, baka itong presyo. Tag 20 pesos na, 20. Binila ko biglaan. Ang lakas ng ganan siya ng tiyangge. Kasi ang soft drinks, parang 12-13 lang yan. Pag ginawa mong 15, may 2 piso ka or 3 piso. If 20 nang bumili ako ng Mountain Dew, 20 pesos. Wala akong choice, hindi bumili na lang. Pero hindi talaga na ako umiinom ng soft drinks. Nagkataon lang talaga na
hinanap ko yung soft drinks, mainit eh. So, fake news niyan, fake news ho yan, na meron tayong krisis sa asukal. Piki yan. Wala tayong krisis sa asukal. Hoarding lang ang nangyari. Kasi mismo, ang Negros Occidental na sugar miller nang may sabi na wala tayong krisis sa asukal. Posible. So nawa, magkaroon pa na maraming raid. At asahan nyo sa susunod pang mga buwan, baka bumaba ang inyong asukal by October, maging 60 pesos na lang. Kasi nga, ano na yan eh, milling season na yan. So to God be the glory alone, tulungan natin ang presidente, panalangin natin siya para ang kapurihan at pagpapala may bigay sa atin ng Panginoon. To God be the glory alone.